yan, oh, fully automatic yan, no. Tapos ito naman is yung mga connection niya. Okay. So ito guys, mayroon siyang ano sa loob, ito yung sa humidity temperature niya. Kumbaga siya yung nagdidetect kung maulan. So katulad nito sa panahon ngayon is pasayong lupa because nagulan. So siya hindi na siya mag-o-on. Hello guys, bali andito na tayo sa rooftop kung saan magpapalit tayo ng pot. Yung pot kanina na binili natin, ipapalit natin doon sa isang pot na basag. So ngayon, bakit nabasag? Yun ang tanong. So papaliwanag ko yan ngayon. Abangan nyo. Bali guys, ito na yung pot na nabili natin kanina. Ang papalitan natin na pot is yun. Okay. Ito. Okay, ito. Bakit nga ba siya nabasag, guys? Nabasag yan dahil lumaki na yung puno. Nung lumaki yung puno, syempre yung mga gamot niya sa loob, yung mga ugat niya sa loob is lumaki na rin. So, nag-i-expand siya. So, since nag-i-expand siya, hindi na kinaya nito. Kaya nabasag siya. So, kaya ang binili namin is yung mas malaki pa nito na pot. Okay, so panoorin nyo hanggang dulo kung paano namin ililipat yan. Kasi guys, ito, mabigat na. At saka ito pala guys, kung makita nyo, ito. Ito is, automatic sprinkler ito. Gawa ng Renbird. Kumbaga, sinet up ko to. Ito kasi guys, may time siya kung anong oras mag-andar siya according doon sa na-set up natin na sprinkler. No, ipasilip ko lang muna sa inyo kung saan yung ano nito, yung pinaka control line niya. Okay, pakita ko lang muna sa inyo saglit para may idea lang kayo. Ito guys. Ito si Renbird. No. Papasilip ko lang pero hindi na natin paliwana guys kasi hahaba na yung video natin. Mahabang usapan to. Yan o. Fully automatic yan. No. Tapos ito naman is yung mga connection niya. Okay. So ito guys, mayroon siyang ano sa loob. Ito. Yung sa humidity temperature niya. Kumbaga siya yung nagdidetect kung maulan. So katulad nito sa panahon ngayon is pasayong lupa because nagulan. So siya, hindi na siya mag-o-on. No? Hindi na siya ma-o-on. Pero pag mainit, madetect niya na talagang dry yung lupa kasi dry siya dun sa loob kasi sa loob niyan may foam. Kung dry siya sa loob, so meaning, yung automatic niya is mag-o-on. So kung kaya, kahit wala kami dito for how many years, yung tubig is consistent na nagdidilig siya. Siya nang bahala magdilig. Ipapaliwanag natin yan sa mga susunod na video guys. Abang-abang niyo lang kayo. Marami kayong matutunan dyan. So, take note pala guys, bago natin dagdagan ng lupa, kailangan yung position niya, nasa ayos na siya. Kita nyo, straight na siya, di ba? Kasi para pag nilagyan natin ang lupa, hindi na natin kailangan siyang galawin para maging stable na siya. So now guys, I would suggest na hindi na natin siya ibubuhos. Gumamit na lang tayo ng ganun para properly po, may lupit natin yung lupa kung saan talaga natin siya pwedeng isiksik. Diba? At ito pala guys, no? Anong purpose nito? Bakit nakikita nyo to? Hindi tutubo yung mga damo. O, kita nyo? May damo ba? O, walang damo. Pero guys, pag hindi nyo, hindi nyo lagyan ito, sigurado, every month, kailangan bunutan nyo yung damo. Pero ang setup kasi natin dito, sa dami ng medyo trabaho, ay hindi natin kaya na every month maglinis. So, mga fully setup talaga yan para hindi natin kailangan damuhan palagi. Yun yung ibig sabihin yan. Baka magtaka kayo. Bakit may ganyan, no? Sige.
So ngayon proceed tayo. Na-align na, yun talaga ang importante, kailangan ma-align ng maayos. So since na-align na siya, tahan-dahan natin lagi ng lupa. Yung lupa na ito guys, is galing talaga ito mismo sa anong chicken house na kung saan yung chicken house natin before, may mga chips yan. So yung chips at saka po, naghalo na yan. Tapos nung naghalo na siya, so yun, doon na. Pag hinarvest natin, siguro about 4 years, about 2 years, nung hinarvest natin, hindi muna natin i-dinerate, ilagay dito. Ang ginawa namin dyan, nilagay sa sako, tapos pinipreserve muna natin. Buo na, pinapainitan pa namin yan para kung may mga bakterya sa sa loob, mamamatay siya. So, kung kaya yun ang rason na bakit kailangan natin siya i-preserve. Okay. So, now. Sana guys, nag-enjoy kayo sa aming video guys. Kung nagustuhan nyo, baka naman mag-comment kayo para naman mabigyan pa natin ng makapagawa pa tayo ng maraming video guys. Kasi hindi ako makakagawa ng maraming video guys kung walang magko-comment. Kasi di ko alam kung ano yung eksakto na gusto nyong malaman. So para ma-specified natin yung sagot sa tanong na yon, ang solution is mag-comment kayo para magawa natin ang video. Maraming salamat guys. Mamaya ulit pakita namin pag natapos na. So guys, natapos na natin na ilipat. Ayan na siya ngayon. Ayun. O diba? So, yung color niya, very normal. Pero, diba? Nakita nyo ngayon na is kakalaga siya ng $480. So, quite expensive baga. Pero, sa bagay dito, mura na yan. Okay. Tapos guys, ito, ibabalik na natin. Yun. Nilagyan natin siya ng ganito para pag nag-uon yung tubig, hindi siya matatanggal. So, lagyan lang natin dyan. Bawa ganyan. Yung labasan pala ng tubig guys, ayan. Ayan. Okay. So, ito yung pinaka-importante guys. Kasi lahat ng nilagyan natin ng ganito, hindi naman talaga sila pantay-pantay yung laki. Minsan may mga halaman na mas malaki, mas maraming tubig ang kailangan. Mayroon din siyang, kumbaga sa isang linya, kunwari may tatlong pot ka sa isang linya ng tubig mo, kunwari lang yon. Yung pot na isa maliit, malaki, at saka pinakamalaki. So ngayon, syempre diferensya yung pangangailangan po nila ng tubig, diba, na kailangan ito, halimbawa 1 liter, yung isa kalahating litro lang, tapos yung isa 1 glass lang. So ngayon, para makontrol natin yun, kasi yung timer nila is pare-pareho lang naman sa isang, isang linya. So ngayon, para makontrol natin yan, dito tayo mag-control sa speed ng tubig. Meron siyang, switch bulb dito. Yan lang yung i-control natin. So ngayon, kung mas maliit pa na bulb, liitan nyo pa yun. Kasi kahit mag-on siya ng 30 minutes, still, basta matataan siya na yun pag... Pagka ginagawa niyo na 'yan, matatantsa niyo na 'yan. Yung labas ng tubig within 15 minutes, 'di ba? Kailangan may sample kayo na pagka ganyan 1 p.m. 'yan. Tinatawag natin 'yan na 1 p.m., 'no? Kasi nakaganyan 'yan. So sa 1 p.m., estimate mo na 'yan kung ilang litro yung lalabas na tubig dito. So alam mo na 'yun kung halimbawa sa ganitong pot, ilang litro ba ang kailangan nito na tubig na para pandilig sa kanya. So, doon na natin yan babasihan. So, yung pag-settings natin yan, mayroong alas 12, alauna, 1:30, 2, 3, and 3. And 3 yan, close na. So, ganyan lang yan kasimple guys. So, I hope na magagawan pa natin ng next video yan. Maraming salamat. Sana'y nag-enjoy kayo. Thank you so much guys.